Hi mga kasari! Welcome to our YouTube channel! Ivan Jean, ang tandarang damangan niya. Ngayon, araw ng Lunes at dito po ako sa loob ng bahay magbablog. Kasi gabi na po. Time for check ngayon. 9:10 ng gabi. 9:10 na po ng gabi. At maaga po ako nag-close kasi magpahinga ako ng maaga kasi ang pagod. Ngayon, dito po ako sa loob ng bahay magbablog. Aba, sa ang vlog ko for tonight, yung bill ko po sa kuryente, kung magkano po ba ang bill ko ngayon na month. Ang alam ko po na yun lang po palagi ang bill namin basta ngayon, at yung pangbayad ko po ay doon ko po kinukuha sa aking bentang ice at saka ice candy at saka ice water. Every week or 3 days, kapag nakita ko yung lagayan ko ng benta ng ice, kinukuha ko, binabilang ko, tapos nilagay ko sa cellophane yung tag 5, tag, yung tag 5 piso, 10, tapos yung mga tag 1 piso, yun po. Binibilang ko po yun, tapos after 1 month, tinitingnan ko magkano na po ang ipon ko kasi nandyan na po ang bill ng kuryente namin. Yun po, kaya ito na po yung bill namin, at sinabi ko na po kanina na alam ko po kung magkano talaga ang binabayaran ko every month sa bill namin dito sa kuryente. Pero ganito po ang bill namin ito. Ang haba. Ang daming, ano ba to? Basta ang daming charge dyan. Iwan ko. Basta ang daming charge nila ang nakarating na sa ang bill namin. Iwan ko ba bakit ang daming charge dito. Ang bill namin. Ito. Kita ba? Hindi makita. 1,000. Basta ang bill namin, magkano ba? Hanap kasi, hindi kasi malinaw eh. Yan po. Yan ang bill namin. 1,236. Yan, ang daming charge sa bill namin. Ang daming charge ito. Ang taas-taas kaya. Ang gamit namin na kilowatt hours, 110 ang use namin, 110. Yan, 110. Alam ko naman po kung yan talaga pa lagi ang binabayaran namin, 1,236. Pero noon nakabayad po ako ng 600 plus. Iwan ko po ano nangyari doon sa bill na yun. Na nakabayad po ako ng kalahati nito, 600 plus lang yun. Tapos pinupunta ko doon yung asawa ko, sinasabi ko ba, pumunta ka doon, bakit ganun? Ganun lang talaga daw yun. Sinabi, nagreklamo kasi ako, baka sa susunod na bill, magdagdag na naman. Meron ganun ah. Next bill, doon na naka-plus, malaki na. Kasi nakaranas na ako ganun. Nung nakabill kami ng 600, pinupunta ko yung asawa ko doon pagka ilang days. Pinatanong ko doon, okay lang daw yung tinitingnan sa computer. Yun lang din po yun. Nagpasalamat po ako ng ganun. Pero pag bilan naman, hindi na. Ganito na ang binabayaran namin. 1,200 plus na po. Ako, ang tiyaga kong mag-ice candy. Tapos yung mga ice pop na cola, first na cola. Yun ganun. Mga ice candy na tag 2 piso at 5 piso. Ang hilig ko pong gumawa ng ganun. At saka ice at saka ice candy. Kasi doon po ako kukuha ng aking pambayad ng tubig at saka sa ilaw. Tapos yung tubig namin, bill namin sa tubig. Kunti lang yun, mura lang kasi ang tubig dito, 165 per month ang tubig namin mababayaran dito, 165. Doon lang po kami sa ilaw, malaking mabayaran namin. Pero may pangbayad na po ako doon sa naipon ko po na benta ng aking mga panindang ice at saka ice candy at saka ice tubig.
Yan po, kaya nagtsaga po ako mag ice candy, maggawa ng ganun halos gabi-gabi. At mga kasari, ipakita ko po sa inyo ang aking naipon. Yung nalagayan ko ng benta ko ng ice doon sa ibabaw sa rep sa tindahan. Tapos pag nakita ko na marami na, binibilang ko po ng 200, 300, ganun. Kaya ito po yung naipon ko na benta ng aking ice at saka ice candy. Ito po, benta ko po to. Bilangin ko po kung magkano na lahat. Bilangin natin po kung magkano ang isang cellophane na tag 10 piso at saka 5 piso. Ito, hindi ko na ito bilbilangan kasi alam ko 100 ito na tag 1 piso. Bilangin natin po kung magkano ang isang cellophane na tag 10 piso at saka 5 piso. Ito, hindi ko na ito bilbilangan kasi alam ko 100 ito na tag 1 piso. Judith, kaya magbayad na po tayo kasi sayang po yung multa. Kaya bukas utosan ko ang asawa ko. Pupunta siya sa trabaho. Padiretso ko na lang siya doon. Yan po mga kasari, ang aking kita sa aking benta na ice. Yan po mga kasari, kailangan lang po talagang magtsaga, maggawa ng ice at saka ice tubig at saka ice candy para may pangdagdag. Kung makulangan, minsan minsan hindi talaga aabot ng 1,200, doon po ako hihingi sa asawa ko. Doon po ako hihingi sa kanya na pangdagdag dito. Dagdag naman lang sa kanya, hindi naman yung buuhan ko po babayaran niya. Ang swerte niya nga hindi siya magbabayad ng buo. Kunti lang, dagdag lang. Minsan, yung pinakadulo na lang, tag 37, yun. Kaya, bukas doon ko kukunin sa akin pang benta na ice. Kasi ang iba doon pang bayad ko sa tubig namin dito.
Kung kulang naman, doon ko naman po kukunin sa asawa ko. Padagdagan ko naman po. Kaya ito, kung mahilig kang maggawa ng ayos, hindi kung iniipon mo, iniiba mo ang lagayan, hindi talaga tayo mahirapan magbayad ng ilaw or tubig. Kasi nandoon na eh, naiba mo na yun. Yung paggawa ko ng ice candy, kinukuha ko yung kapital ko. Tapos, yung kapital ko 200. Kukunin ko yun sa benta, yung 200. Kukunin ko, ibalik ko sa tindahan. Yun po ang ginagawa ko. Yung sobra, nilagay ko, yung sobra naman, tinatago ko. Ito na po. Yun. Yan po mga kasari ang aking vlog for today or night. Gabi ko ginagawa kasi nandito po ako sa loob ng bahay. Kung sa sinandoon sa tindahan, ang sobrang init po kanina. Kaya ngayon ko po naisipan mag-vlog. Ito po, bukas utusan ko ang asawa ko. Padala ko to sa kanya na magbayad na ng ilaw. Kasi maabutan po tayo ng Judith. Kaya dito, sa hindi tayo mahihirapan kapag magtiyaga tayo maggawa ng mga ice at saka ice tubig at saka ice candy. Doon po natin ginagawa. Kapag wala kayang ginagawa sa tinda, pag walang customer, doon ko po ginagawa talaga yun. Magluluto po talaga ako ng ice candy. Minsan yung mama ko pinabantay ko sa tindahan. Matingnan mo yung tindahan pag may tao. Kasi nandoon naman yung anak kong lalaki na parang nagbabantay nga pero wala naman pakialam kung magkano ang binibenta dyan. Tatawag lang talaga yun. Kaya hindi po talaga inasahan yung anak ko. Kaya minsan yung mama ko. Kasi magkapitbahay lang kami ng mama ko dito. Yan po mga kasari. Kung bago lang po kayo sa akin channel, please naman po paki-like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video.